698 million ang pinatinamaan po. Kaya nga po, yung tumama na yon, saan po siya bumili ng ticket? Sa Iloto po. Sa Iloto. Good. Now, sa executive session, I need to know kung sino yung nanalo. Kasi nga po, merong mga balita nakarating sa amin na katropa nyo rin po yung nanalo. Totoo yan. Kaya ako na-brought up yan kasi in-open up ni Senator Coco yung tungkol sa mga pagpanalo-panalo niyan. So, mamaya mag-executive session tayo para masiguro na talagang hindi po katropa ninyo. Kasi yun po yung kumakalat na balita ngayon na hindi ko pinakinggan. Remember, hindi ko tinalaka yan until sa dumating si Senator Coco. So, kailangan ko yung pangalan, identity, nung nanalo. Especially sa Iloto pala siya nanalo. Kasi meron pong balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Tumatango si Ma'am Javier. Pero yan po ay, siyempre yan po yung sabi-sabi nila. Para maalis yung sabi-sabi na yan, mamaya po sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng taong yan para makagawa kami ng mga research. Kung kinakailan, mag-hire ako ng private detective para masiguro na hindi connected sa tropa ninyo itong nanalo. Yun guys, so narinig nyo naman ang sabi ni Idol Rapi Tulpo. So para pangatapos na ang haka-haka sa nangyaring loto na nanalo sa loto ngayon, ay gagawa si Idol Rapi Tulpo. Paiimbestigahan niya yan. Mag-hire pa siya ng private detective para matapos na ang haka-haka kung ito ba ay na mekos-mekos na kung sino may yung nanalo na yan. So, yan, narinig nyo naman siguro sinabi niya na kung konektado ba sa kanila. Kaya, dito pa lang guys, is nakaka-believe talaga si Idol Rapi Tulpo. So, maraming salamat Idol Rapi Tulpo kasi para matapos na mga haka-haka, kung fake news ba yan, yan nanalo sa loto na yan, kung na mekos-mekos ba. So, malalaman natin yan balang araw kasi nandyan si Idol Rapi Tulpo na handang patunayan o malaman kung ano ba talaga ang totoong nangyari. So, let's continue guys. Yung identity ng taong yan para makagawa kami ng mga research. Kung kinakailan, mag-hire ako ng private detective para masiguro na hindi connected sa tropa ninyo itong nanalo. Kapag halimbawa, after mag-hire ako ng private detective at na-trace na talagang, ay lumitaw na talagang hindi galing sa inyo, then sasabihin ko rito na yung ay chismis lamang, walang katotohanan. Pero pag lumitaw sa ginawang investigasyon, I might even use the NBI, DICT, private detectives, CIDG, lahat ng mga agencies ng gobyerno para gumawa ng cross-checking, LTO, PSA, kung connected ba o hindi, or SEC, connected ba o hindi sa mga kasamahan nyo dyan sa PCSO, itong nanalo. So mamaya sa executive session, Senator Coco. Maganda po itong bill ninyo, Mr. Chairman, na na-file ninyo. Na, well, at any rate, Mr. Chairman, ilan na ba itong Lotto games na authorized by the PCSO? We have the big ones. We have the jackpot games are the, five, Mr. Chair. Five. We have the 642, the 645, the 649, 655, and then the 658. Over the Christmas period, we increased the jackpots of all these five. Yes or no? Yes, Mr. Okay. Chairman. For the 642 and the 645, 100 million. For the 649, 655, and 658, 500 million. One time. The plan was to do it one time. May we know the legal basis? We are allowed to, we have a prize fund, Your Honor, prize fund reserve, and we are allowed to use this to spur the sales para magawin natin exciting and inviting yung game. For each game, fix na yung kanyang minimum jackpot eh. For every new draw, kung tinamaan yung jackpot, a new draw, balik siya sa minimum jackpot. So, that must have been fixed by mathematics.
The probability of hitting 642 is 1 in 9 million. Basta, okay, and then that's why it deserves a certain jackpot. So when you made the jackpot, all of a sudden 100 million, but the odds did not change, are you allowed by law to do that? The board is allowed, your chair, Mr. Chairman. That's why we have the prize fund reserve, precisely for this purpose. How is it stated in the law? We have a prize fund reserve for the purpose of... It's just the discretion of the board to add to the jackpot. Add into the jackpot, yeah. And then the decision was, one time, just to do it one time over that Christmas period of 2023. Actually, ideally, Mr. Chair, it should be over the whole period of the year. Kasi every time may mananalo ka, you give in a prize fund reserve. Kasi minsan talaga, this is jackpot driven, your honor. People bet because of the jackpot. So kung mababaho, medyo matamlay po, that is the time when you pump in the prize fund reserve. What is the tenor of the board resolution? That you will enhance the jackpot one time or... One time po, yung ginawa namin for December is over one time. Okay. Because, Mr. Chair, at the end of the year, that will become dividend and will be reverted back anyway to the Bureau of the Treasury as dividend. So, might as well, we have decided to make the games more exciting. Yeah, if you want to repeat this, you need to pass another resolution. Yes, Your Honor, we have to go back to the board. Basta klaro yan, okay. And then for the information of the public, yung mga increased jackpots po natin na 100, 100, 500, 500, 500, so a total of 1.7 billion pesos, tinamaan na po lahat. Yes, Your Honor. Okay. In less than a month. Within a month, Your Honor. Yes, within a month. Opo. Okay, so we were stating facts, Mr. Chairman. Facts lang ito. yun nga, Senator Coco, nakakapagtaka nga. Marami nagtataka, syempre, especially yung mga mananaya na ang bilis na manalo ngayon sa PCSO, especially na the fact na hindi naman pwedeng sabihin kung sino yung mga nanalo, pwede naman nila itago. Plus, pagdating po dun sa online, sila naman may control ng computer system na yan. So, madali na nilang i-hocus-pocus. Yun po yung sinasabing hinaing na marami mga mananaya. So, I think the PCSO is at liberty to reveal to us na yung in-increase na po yung mga jackpots, in all those games, available na yung online betting. Yes, Sir Honor. Kaya, meaning to say, when si 642, ang minimum niyan, and what's the usual minimum ni 642? Or maximum jackpot pala? 5.9. Minimum ba? 5.9 po, Mr. Chair. Bakit nalanganin? Hindi, yung published... Singit lang. Yes. Okay. Yung sabi niyo, this December, tinamaan yung 642, 649, 645, 655. Are these all from Iloto? Hindi po. Last night lang po yung Iloto. Ilan po yung tumama sa Iloto out of this 1, 2? Isa lang po, yung kagabi lang po. Kagabi lang. Okay. What game yun? Yung kagabi? 655. 600 million kasi yun, Senator Coco. Quick na lang, Senator Coco. Okay. Itong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. So yun guys, so tama naman pala ang haka-haka natin na edited talaga yung picture na pinakita ng PCSO. So mismo yan sa GM ng PSO nang galing, nang tanongin siya diretsa ni Idol Rapid Tulpo. So abangan lang natin ang kanyang kasagutan kung bakit ba niya nila ginawang edited ang picture na yan. So marahil ay may dahilan. So continue, let's watch this video. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, eh yung damit naman po, eh nakilala.
So, nagreklamo siya, sana naman daw po, huwag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, in-edit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailang palitan ang clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po, yun yung suit niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. So at least inamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. We're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited? Hindi po, totoo tunay po yan. Tunay na tao po yan. Okay, so kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng taong to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, lahat po on record yan, kung susumpinan nyo po, we can provide the names. No, sa executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, Senator Coco? Can we do that on executive session? Yes, Mr. Chairman, let's make it a strictly executive session. Yes. Na, even on the part of the Senate, limitado yung mag-a-attend at saka identified natin. And then, of course, kami, liability na namin yung kami pang source ng leakage. So. Like I said, Mr. Robles, kasi nga po, may clamor na malaman yung katotohanan. Kasi marami sa mga mananay nagsasabi, yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya, kundi galing doon sa tropa niya. I'm sorry, I'm gonna repeat this again. Yung pong kumakalat na balita, galing doon sa tropa niyo, nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Para maalis na po yung haka-haka na yan, gusto po namin makita kung talagang totoong tao yon. And then gagawa nga ako ng cross-checking. Sinabi ko na kanina, I'm gonna use the NBI, the ICT, if I have to hire a public private detective, para magkaroon ng cross-checking kung yun ba related sa inyo. Hindi. Pag lumitaw na hindi, sabihin ko rito na hindi related talagang legit winner yan. You agree, sir? Very good. Okay, Senator Coco, meron kayong gustong idagdag. Siguro, bumalik tayo ngayon dun sa komisyon na 14% na sinasabi in the first place, bawal yung komisyon. Now, sabi nyo, hindi naman naglagay kayo ng cap na 14% dahil kailangan magkaroon nga ng cap. Dapat, hindi nyo kinonsider that as commission. Very explicit po kasi na bawal ang commission. Na ang sinasabi nyo, hindi po commission kasi nga po, yun ay para i-recover yung mga gastos, etc. Pero sa contract po, sir, lumilitaw po na yun ay payment as commission, yung 10 million. Ito po, payment of sa 13. Sa number 13 po, payment of commission, a 14% commission shall be paid to the agent based on the generated daily sales. Oh, you entered into a contract stating na magkakaroon ng payment of commission na 14% doon sa testing na sinasabi naman po ng OGCC, hindi dapat. During the testing period, there's no such thing as commissions that must be given, that should be given. Sinabi po ng OGCC na no can do para sa commission, wala dapat commission pag-uusapan during the testing period. And yet, dito po sa kontrata, sinabi ninyo na magbabayad kayo ng 14% ng PCSO commission sa Pacific Online. So again, that's a violation of the law. And this is tantamount to graft and corruption, sir. I don't know, maaaring hindi po kayo makakasuhan dito, maaaring mga kasamahan po ninyo pwede makasuhan dito ng graft and corruption. Kung sino man po mga pumirma dito, sino man po ang nag-instigate ng nitong kontratang ito.
Graphing corruption po, maliwanag pa sikat ng araw. Ito pong kontratan to. Dami pong butas. Mr. Chairman, if I may. Yes, sir. I think the guidance is for us to have a reasonable cost. So we will have to determine din talaga reasonable ng cost nila. But as I've said, we're putting a cap on that. I understand, sir. I understand. Sana po, hindi nyo po sinabi dito sa contract, payment of commission. Sana nilagay nyo payment of recovery. There's a big difference between payment of recovery and payment of commission. Yung payment of recovery, hindi po bawal yun. Trust me, hindi po bawal. Pero yung payment of commission, bawal po yun. That's tantamount to graft and corruption. Ito po, very clear, oh. Number 13, payment of commission. Na bawal dapat. During test run, there's no such thing as commission being paid. Di ba, sir? Maaring nga sabi ko, maaring hindi ikaw makakasuhan dito. Pero yung mga kasamahan mo, maliwanag pa sa sikat ng araw na may kaso pong graphic corruption. Attorney Francis Julius Romeo Del Valle, ano sa tingin mo? Let's talk about 14% commission. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, sir. Straight to the point po. Yes, attorney, Your Honor, if I may, as stated in the OGCC opinion, the PCSO may not charge any commission, may not receive any consideration or commission except for reasonable or recovery of reasonable costs. Exactly. Your Honor. So therefore, dito dapat sa kontrata nakalagay payment of recovery, not payment of commission. You agree, attorney? Sir, if PCSO can justify that 14% constitute reasonable costs, then that's the... No, sir, I'm talking about what's stated in the contract.